Isang mainit na pagbati po ng maligayang Pasko mula sa mga madre ng Daughters of St. Paul. Halina't pasalamatan natin ang puong lumikha sa pagsilang ngayon ng ating tagapagligtas. Ako po si Sister Ameline Paglinawan ng Daughters of St. Paul. Ihanda na natin ang ating puso at diwa sa mabuting balita ngayon. Sa simula'y may wikang salita na nga, at kaharap ng Diyos ang salita, at Diyos ang salita. Kaharap na nga siya ng Diyos sa simula, sa pamamagitan niya niyari tanang mga bagay, at kung wala siya, walang anumang nayari. Ang nayari ay buhay sa kanya, at liwanag ng mga tao ang buhay. Sa karimlan sumisikat ang liwanag, at di ito nahadlangan ng karimlan. May taong sinugo ang Diyos. Juan ang kanyang pangalan. Dumating siya para magpatotoo tungkol sa liwanag upang maniwala ang lahat sa pamamagitan niya. Hindi yun liwanag, kundi patotoo tungkol sa liwanag. Pagkat paparating noon sa mundo ang liwanag na totoo na siyang tumatanglaw sa bawat tao, bagamat nasa mundo siya at sa pamamagitan niya nagawa ang mundo, hindi siya kilala ng mundo. Sa sariling kanya siya pumarito at hindi siya tinanggap ng mga kanya. Ngunit sino mang tumanggap sa kanya sa paniniwala sa kanyang pangalan, binigyang kakayahan nga sila na maging mga anak ng Diyos. Hindi mula sa dugo ang kanilang pagsilang, ni mula sa kagustuhan ng laman, ni sa kagustuhan ng lalaki, kundi mula sa Diyos. At naging laman ang wikang salita at itinayo ang kanyang tolda sa atin. At nakita niya ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian mula sa Ama na bagay para sa bugtong na anak. Kaya lipos siya ng kagandahang loob at katotohanan. Nagpapatotoo sa kanya si Juan at isinisigaw, "Siya ang aking tinutukoy! Nagpauna na sa akin ang dumating na kasunod ko, sapagkat bago ako'y siya na!" Mula sa kanyang kapuspusan nga tumanggap tayong lahat. Oo, abot-abot na kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Moses ibinigay ang batas. Sa pamamagitan ni Hesukristo naman dumating ang kagandahang loob at ang katotohanan. Kailan may walang sino mang nakakita sa Diyos, ang bugtong na anak lamang ang nagpahayag sa kanya. Siya ang nasa kandungan ng Ama. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Tucci o Father John Rollin Marie Flores ng Society of St. Paul, at bumabati po sa inyong lahat ng magandang Pasko po sa inyong lahat. Alam nyo, sa amin sa San Pablo City ay ganun ang batian, hindi maligayang Pasko, kung hindi magandang Pasko po. Pero bakit nga ba hindi maligayang Pasko, samantalang sa Ingles ay Merry Christmas? Ano ba ang maganda sa Pasko? Bakit maganda ang Pasko? Kasi po may magandang balita. May magandang nangyari. Ano yun? Na naging tao ang anak ng Diyos. Sabi nga sa Ebanghelyo sa araw na ito, sa simula'y may wikang salita na nga, at kaharap ng Diyos ang salita, at Diyos ang salita, at naging laman ang wikang salita. Siyempre, ang tinutukoy na salita dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sa makatwid, ang Pasko ay paalala kung gaano kaganda ang tao, kung gaano tayo kaganda, kung gaano ako kapogi, at kayo rin, no? Kung gaano kayo kagagandang mga babae at kagagandang lalaki. Kaya sa aklat ng Genesis ay mababasa natin na sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan at kahawin. Sa makatwid, nilikhang kahawig ng Diyos ang tao. Sa Ebanghelyo naman ni Juan, parang may kabaligtaran. Dito makikita natin na nagkatawang tao ang bugtong na anak ng Diyos. Sa makatwid, naging larawan at kahawig naman ng tao ang Diyos. Naging kalarawan, no, ng tao nga ang Diyos, no?
Sapagkat sinasabi sa Ingles, the best affirmation is imitation. Kumbaga pinupuri tayo ng Diyos. Kaya nga, para patunayan yon, tinularan niya tayo. Naging tao siyang katulad natin. Parang sinasabi ng Diyos sa atin, maganda ka, mabuti ka, kahanga-hanga ka, mahalaga ka, karapat-dapat kang iligtas, dakila ka. At huwag nating kalilimutan yon. Lalo na sa araw ng Pasko at siyempre araw-araw na ating buhay, tatandaan natin bawat isang taong nasa harap natin, makakasalamuhan natin, makakasalubong natin ay maganda, dakila, mahalaga. Ikalawa, namuhay sa piling natin ang Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. No, sabi nga sa Ingles, the Word became flesh and dwelt among us. O, di ba merong kanta, no, na parang nagtatanong, why do people cry when they hear the word goodbye in a love song? Anong sagot dun sa tanong na yon? Bakit daw umiiyak ang mga tao pag narinig yung salitang goodbye sa isang awit ng pag-ibig? Because love is about presence. Nagmamahal tayo at pag tayo nagmamahal, syempre, gusto natin laging kasama ang minamahal, presence. Kaya nga malungkot tayo at umiiyak tayo kapag napapahiwalay sa minamahal. Lalo na kung nawawala sa piling natin ang minamahal dahil sa kamatayan. Kaya nga ang Pasko ay paalala na naparito ang anak ng Diyos para samahan tayo at para makasama tayo. At hindi niya tayo iiwan kahit kailan. At talagang tunay na mapagmahal ang Diyos na ito. Kaya nga sabi niya sa Ebanghelyo ni Mateo, kasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng panahon. Ikatlo, maliwanag ang Pasko. Mailaw at maraming ilaw pag Pasko. Dito sa ating bayan, no, yung tinatawag na bare months pa lang na nagsisimula sa September, ay napakarami ng ilaw sa mga daan, sa mga building, sa mga bahay at sa kung saan-saan. Mahirap isipin ang Paskong madilim. Kaya nga, sabi doon sa Ebanghelyo ni Juan, pagkat paparating na noon sa mundo ang liwanag na totoo na siyang tumatanglaw sa bawat tao. Walang iba tinutukoy dito kung hindi ang Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus ang ilaw na nagbigay liwanag sa mundong dating nababalot sa kadiliman ng kasalanan ng mga tao. Totoong laganap pa rin ang kasalanan at kasamaan sa mundo, sa lipunan, pero hindi katulad noong bago pa dumating ang Kristo, ngayon ay mayroon ng pag-asa para sa pagbabago. Ngayon, may maaasahan na tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. At may kakayahan na tayong talunin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan at kabanalang tinanggap din naman natin kay Jesus at nahayag naman at nagiging mabisa sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya nga sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo, kayo ang ilaw ng mundo. Maging tanglaw kayo sa paningin ng mga tao at makikita nila ang inyong mabubuting gawain at pupuri nila ang inyong amang nasa langit. Kung hindi po mangyayari ito, totoong palabas lang at palamuti ang mga ilaw at magagandang parol ng Pasko. Sa kabilang banda, kapag nangyayari naman na ilaw nga tayo ng mundo, ay totoo namang sabi nga sa awit, araw-araw ay nagiging Pasko lagi. Muli, magandang Pasko po sa inyong lahat. Mga kapanalig, support Pauline's Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Ngayong Pasko, lagi nating alalahanin, halina't sumamba, kaligtasang natanggap, ipahayag at ibahagi na. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.